What's up mga kadil? Magandang 2021 para sa inyong lahat. At ako po ay hindi nakapag-celebrate noong 2021, pagpasok ng 2021, nang dahil sa tayo ay naka-quarantine. At hindi naman ako nagrereklamo. Maraming pagkakataon pa para makapag-celebrate. Hindi lang tayo nakapag-celebrate sa pagpasok ng 2021, pero maraming araw ang pwedeng pag-celebrate dyan. Kaya yung mga hindi naghanda noong December 31, 2020, ay huwag kang mag-alala. Magsa-celebrate din kayo kapag nakakaluwag-luwag na at mapapatay natin ang kalaban natin niya si COVID. Wala tayong vlog ngayon na nasa labas tayo kasi ito nga, naka-quarantine tayo. So pag-uusapan natin yung mostly sa atin, karaniwan sa atin, ang isang uri ng mamimili ay nagpapadala sa bandwagon appeal or bandwagon effect. So ano nga ba ito? Bago tayo mag-umpisa, yung tanong na first na sagutin ninyo sa sarili ninyo ay, ginagawa mo ba yung mga bagay dahil sa ginagawa ng karamihan? In short, kung ano yung uso ngayon, doon tayo. Bandwagon na appeal, isa itong phenomenon na kung saan ang isang tao, ikaw, ako, siya, o kung sino man sa atin, buyer, mamimili, ay naniniwala sa isang bagay dahil or kasi marami ang naniniwala. It's like marami ang naniniwala na ganun yung bagay na yun o yung binibili mo. Alam niyo, parang pamahiin yan eh. Yung kahit hindi mo alam kung bakit naging malas yung may makasalubong kang itim na pusa sa kalsada o sa kalye, ay naniniwala ka na rin. Dahil kasi maraming naniniwala o kaya nagsasabi sa'yo. At ikaw naman, ay oo nga no, tapos magsa-sign of the cross ka, di ba? O kaya babalik ka. At ikaw yung may allergy sa halaman at hate na hate mo yung halaman. Dahil sabihin mo na pang babae lang yon. Pero nung quarantine na uso yung halaman, anong ginawa mo ngayon? Nakita kita, ang dami mong orders online. Isa pa. Kahit di mo alam kung totoong nakakatangkad ang pagtalon sa pagsalubong sa bagong taon, ay nakitalon ka na rin dahil yung mga kasama mo nung nag-celebrate ay tumalon. Huwag ka nang mag-deny, naka-post yan sa FB mo. Ang daming nagpo-post ng puputi nila sa FB. Anong ginawa mo? Nag-PM ka sa kanila. Ano yung apps na ginamit mo? Kitang-kita sa profile mo. At eto, nauso yung budots na sayaw. Nagbudots lang si tumakbong senator, binoto mo naman. At yung tinatalakay natin ngayon, yung parang online selling, usong-uso na ngayon. Nung 2020, biglang tumaas yung mga nagbebenta online. Ikaw na walang hilig doon, nahilig ka, di ba? Pero may mga sellers na hindi nag-click dahil nakiuso lang. Yun yung word. Dahil nakiuso lang, dahil maraming gumagawa noon. Nakisunod ka lang sa uso. So mga kadil, kung hindi mo alam yung gagawin mo, pinakaunang dapat ilagay mo sa sarili mo ay relax lang. Relax. Parang ikaw yung girlfriend, boyfriend na napasubo lang dahil sa inyo. Sinagot mo siya dahil sa nalasing ka. Sinabi ng mga barkada mo, sige na, sige na, sige na. At sumagot ka ng oo. Diba? So, huwag kang magmadali. Mag-aral ka muna. At saka, number one, magplano. Kung alam mo na kung ano yung plano mo o yung gagawin mo, maghanap ka pa ng kaibigan mo o taong makakatulong sa'yo na mapalago yung knowledge mo doon sa area na gusto mo o yung gusto mong bilhin, gusto mong gawin.
kung paano ka makakahuli ng malaking isda sa malawak na karagatan ng buy and sell. So, ayun na po mga kadila, very short vlog lang, quarantine effect. Kasi nakakabagot na ang bagsak na itong mata natin at parang lalo tayong magkakasakit kung wala tayong ginagawa. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na.